celebration na kasi ni Madam na mag-celebrate ng birthday niya dito. This place holds a very special place in my heart. Diyan sa tapat, diyan ako nagsimula maglako ng aking bulalo. Kaya nakikita kong sarili ko sa'yo, Amy. Hindi ako dapat nagpapa-apekto sa babae niya. I'm sure naman, oh, na hindi siya makakatungtong sa mundong ginagalawan natin. Surprise! Si Ina ang tumulong kay Madam Maria? Kausapin mo yung kapatid mo. Kailangan mo umuwi dito. Dahil pinatira na niya mga yung babaeng tumulong sa kanya. Alam na po namin ang lahat. Malamang totoo ang mga sinasabi ng mga tao dati na ginagamit niyo lang ang daddy ko para sa personal niyong interest. That's not true, Ina. Paniwala ka naman. Magkakilala ba kayo? I'm sorry, ma'am, pero nag-decline po ulit yung credit card niyo. And with that po, hindi po namin maa-approve yung extension ng stay niyo po dito. Really gonna do this now? At this hour? Can we just do this tomorrow? I need to rest. Ma'am, I want to apologize once again, but we won't allow you to return to your room unless makapag-provide po kayo ng another credit card or mabayaran niyo po ng cash yung extension niyo. Dahil kung hindi po, ma'am, mapipilitan po kaming i-check out kayo. Although, kailangan niyo pa rin po talagang mabayaran yung buong stay niyo dito sa hotel. I'm sorry po, ma'am. Madam Orea, nag-uusap lang ho kami. Yes po, Lola. Magkakilala kami. Siya ang naging asawa ng daddy ko. Ang stepmom namin ni Mama. Kayo ang mga anak ni Tony Villarason? Yung may-ari ng Manor Restaurant? Oh, ba't nakatingin ka dyan? Ito po kasi yung restaurant namin dati. Inalas kami. Napalayas po kasi kami sa sarili namin bahay. Nahirapan po kami hanggang sa panawala po ng kapatid ko. Kahit po hindi ko nakita si Nono sa bahay ng stepmom ko, duda pa rin ako na may kinalaman sila sa pagkawala ni Nono. So, ikaw pala yung stepmother na nagpalayas kay Ina at kay Nono? Yes. But no. Yes, yes. But Ate Amy Titolani. Yes, Madam Orea. Ako nga ang stepmom ni na Ina at Nono. Pero, hindi ko sila pinalayas. Paano ko naman ho gagawin yun sa mga anak ng asawa ko? Huwag niyo po kong gawin sinungaling. At huwag niyo rin balik ka rin ng katotohanan. Ina, you know na hindi ko kayo pinaalis ni Nono. Kung hindi mo sila pinaalis, bakit wala sila sa poder mo? Ikaw ang stepmother. So dapat, they should be under your care. Responsibilidad mo yun. Lalo na ngayon, wala na yung kanilang ama. Kung talaga nagmamalasakit ka sa kanila, bakit pinabayaan mo silang palaboy-laboy sa kalsada? Pinabayaan mo silang mahirapan na maghanap ng matitirhan? Tama na, please. Maka marinig tayo ng mga guests. Saka, please lang, huwag na muna natin pag-usapan yan dito. Saka, Mama,
Birthday mo. Dapat nagsiselebrate tayo. Wala. Wala. Gusto ko lang pong maghingi ng sorry sa pag-cause namin ng gulo sa party niyo. Hindi ko rin po ina-expect na kakilala niyo si Tita Lani. Kilala ko si Lani kasi kaibigan siya ni Sonia. At naging asawa ni Tony. Hindi ko naman kaagad naalala yung mga naikwento mo sa akin. I'm sorry na nawalan kayo ng ama. Alam kong napakahirap ng pinagdaanan ninyo. Dapat nga sila ang sisihin sa mga nangyari sa inyo. Pili mo pinalayas pa kayo ng stepmom mo. Sila na dapat na tumutulong sa inyo. Sila dapat na pumuprotekta sa inyo. Dahil sila yung kapansider ninyo na pamilya. Salamat po, Lola. Dahil naniwala kayo sa akin. Sa totoo lang po, gusto ko lang kalimutan at palampasin yung mga ginawa nila sa amin ni Nono. Kahit na alam ko na may kinalaman si Tita Lani sa pagkawala ng kapatid ko. Basta huwag lang nila kami guluhin po ulit. Pero mukhang malabo na po yun ngayon. Dahil pinagtagpo na naman po kami. Pero nararamdaman ko na may dahilan kung bakit tayo pinagtagpo. Yun ay para protektahan kayo ni Nono. Hindi ko kayo pababayaan, Ina. Pinapangako ko yan sa'yo. Salamat po. So, si Ina pala ang anak ni Tony. Wow, what a small world. Sorry, Sonia, kung hindi ko yun nabanggit sa'yo, ha. Kasi ayoko nang maalala yung nangyari. Kasi masakit pa rin sa akin hanggang ngayon yung pagkamatay ni Tony. Pero totoo bang pinalayas mo sila?